Wala akong subscriber kasi hindi tayo mag-upload. Good morning, andito na naman tayo sa vlog natin. So magtatanong na naman tayo, andito na naman yung mahiwagang envelope. So ang tanong ng bayan, andito na naman. So bago ko buksan, papalala ko muna si Sir Jason, aka Architect Ryan. So sir, ito yung tanong natin. Simple na naman yung sasagutin natin dahil tatanungin ko muna. Sir, nag-jeep ka ba? Oo, nag-jeep. Ayun, sakto. So sir, ito yung tanong natin. Ito yung tanong eh. Ito. So sir, pakibasa muna. Pisong sukli sa jeep, kukunin mo pa ba? Okay sir, anong thoughts mo dyan? Ako, siyempre, kukunin ko pa rin yung sukli. Kasi, siyempre, una muna, sayang. Kasi, ang pamasahin naman talaga is suwebe. So, kung magbibigay ka ng papel na ano, may sukli or 10 piso, may sukli pang piso, kukunin ko. Kasi, siyempre, dagdag pa yan sa pamasahin na sa panibagong sasakyan ko ulit. Kasi, kung hindi mo ano, malay mo, di ba? Kung saktuhan yung dalawang pamasahe, tapos hindi mo pa tinuha yung piso, syempre, sa susunod na sasakyan mo, magkukulang ka. So, parang nakakaya naman kung magbabayad ka ng kulang dun sa susunod na sasakyan. Yun. Pwede, pwede. Okay, cut na, cut. Si Sir Darwin, babayaran to. Hindi, joke lang. So, so may wala na yung tulang natin, gaya nung previous na video, ito ngayon yung tanong natin. Ito. So, Sir Darwin, pakitanong muna. Pakibasa pala. Ang tanong, pisong sukli sa jeep, kukunin mo pa ba? Minsan? Oo, kukunin ko pa. Kasi kapag hindi, kapag nagbayad ka naman ng kulang, kinukuha din nila. Bayad ka ng 8, sabi niya, Boss, 9 na pamasahe. Wala ka pa ng piso. Siyempre, pag nagbayad ka ng 10 piso, kailangan kunin mo yung piso. Kaya ang ginagawa ko nga, kapag sumasakay ako ng jeep, sa tabi na ako ng driver sumasakay, para pag about ko, Boss, okay ko. Para mabigyan ng kagad siya. Oo. Kasi, malaking kikita nila kapag hindi nila kukunin yung ano eh. Kapag hindi nila bibigay yung sukli mo. Tsaka sir, baka audit ka ng asawa mo. Oo nga, may auditor pa lang may asawa ko. Dati yung accounting. Yun lang. So mga boss, balik tayo sa Diviners Vlog. Kasama naman natin ngayon si Sir Jason. Siya naman yung humamon sa tanong ng bayan. So itanong natin nandito. Sir, pakibasa nga. Piso ko sukli sa jeep, kukunin mo pa ba? Sir, anong masasabi mo dyan? Sir, pwede ba munang bumati, sir? Sige, sir. Pinabati ko muna yung mga kaibigan ko dyan sa Bago Silang. Yun! Kaya sa ako sa bahay, God ka lang dyan. Bago, masagutin ko na yun kasi kung yung pisong supli ba kukunin mo pa sa jeep, syempre kukunin mo pa yun kasi pera din yun, sayang yun. Tsaka yun nga, tulad nung napanood niya sa unang video, hindi ka naman, hindi rin natatanggapin ng driver kung kulang yung bayad mo sa jeep. Kaya yun, kukunin ko kasi mahalaga rin yun. Kung sakto nga lang naman yung pamasahe mo, tapos magkukulang pa, dahil lang din yun, para hindi ka makasakay, o di kaya magkaroon pa ng gulo, pagkulang yung bayad mo sa jeep. Yun lang sir, thank you. Tsaka sir, makakasaw pa ba? Kunin yung piso, sayang yun. Pag inipin nyo yun. Kung ako, aawain ko talaga yung jeep eh. Hindi yung driver ay yung jeep lang. Saka pwede sa piso challenge yan. Piso challenge, okay. Game na? Okay, sir. So, boss, kasama ko ngayon si Ma'am Grace. Ay, so, ngayon, dahil napilit namin siya, sasagot ngayon siya sa tanong ng bayan. Piso sukli sa jeep, kukunin mo pa ba? Siyempre ako, bilang isang pangkotero, kukunin ko yung piso. Bakit? Para sa akin, saka para sa ibang tao na katulad ko rin namamasahe. Kasi, kapag hindi mo kinuha yun, possible na yung driver magiging abuso rin sa ibang pasero. Siyempre, magkakaroon sila ng thinking na ay meron palang mga pasero na hinayaan yung piso. Pero sa part ko, kukunin ko kasi saka mo lang malalaman yung halaga ng piso kapag susunod na sasakay ka, kulang yung pamasahe mo. May gusto akong patiin.
Yung siya tamang basketball player. Wow! 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 Yes, you're a bravo. So guys, may maman ulit. Si Sir Neil. Pupunta natin sa bahay niya. So ito ngayon, kasama ko ngayon si Sir Neil. So isa sa mga maman, isa sa mga napilit natin. So ang tanong, eto. Siya sa basa. Ang tanong, pisong sa place sa jeep, kukunin ko ba? Ayun sir, anong masasabi niya? Siyempre naman sir, kukunin ko pa yung patient supply sa jeep. Katulad na lang ng mga sinabi ng humamon sa tanong ng bayan na kung yung jeep ni driver nga hindi kukunin ang kulang yung supply, kulang yung bayad mo, tapos hindi pa sila magsusupply sa'yo. Kahit maliit yung value ng piso, malalaman mo na gano'ng kahalaga ang piso sa mga susunod mo pang biyahe. Kung kulang yun, hindi ka makakawin. Sir. Ayan, okay. Bate, bate. Happy na bate ko nga pa mga taga-value season din. Parang Jason. Mga boss, kasama naman natin ngayon, may umamon. Mayaman to, tsaka... chick boy. Matapang to, chick boy. So, sir, ready ka na ba sa tanong ng bayan? Hindi nga ako sali dito eh. So, isa sa mga pinilit natin yan para mag-participate si Sir Ryan. So, ito yung tanong, sir, papasa ka. Pisong supli sa jeep, kukunin mo pa ba? Ako depende. Kung malapit ako sa driver, kunin ko. Kasi bulong lang. Takin na kasi pag sinabi mo, oh, yung supli mong piso! Nakakahiya pag titingin ng mga hayop mong katabi. Dahil minura mo yun siya. Lalo kung nasa dulo ha. Pero sa akin kasi, sana man, sana, yung honesty kasi yung jeep, sinisimbolize kasi yung mga Pilipino. Nandyan yung parang tulungan, kasi yung piso, yung bayad niya, abot. Parang nandun yung parang pagiging sense ng pagiging Pilipino, parang tulong-tulong. So, doon pa lang, doon nakikita yun. So sa akin, sana kung ayaw nila ibalik o nakalimutan man nila ibalik yung piso, mas magandang sabihin sa kanila, kukunin ko or hindi man. Pero nakakainis sa part ko kung hindi nila sinusukli kasi parang sa akin, kahit piso yun. Hindi yung size, di naman buhay isang million na yung mula yung piso eh. So, masakit lang sa loob ko pag hindi na binubang binabalik. Kasi, takin na kasi. Nakaka-stress kasi ano alam mo yun, yung piso na yun, magagamit mo pa sa ibang bagay. Lalo ng emergency, takin na, iwanan mo yung wallet mo. Yun. So, may additional na question lang ako. Sir, may pinag-uubutan ka ba? Ang lahat sa buhut mo eh. Ay, tangin na, ganit lang ako ngayon. Yung naman dito ngayon, ganit ba yan? Ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa'yo. Ang grace, ang grace, oh. Lamay kasi ako yun. Okay, thank you, thank you, thank you. For adults only. Sir Kevin, kayo na. Papalap si Mang Sandy. So, mga boss, ito na ulit. Kasama natin si Ma'am Sally. So, ito yung tanong ni nasasagot yun ni Ma'am Sally. So, Ma'am Sally, pabasa ko. Pero wag daw, spot. Wag daw, tatanggal niyo sa pota ni Mr. Mitrisa. Kulang ng letter K. Kukunin pa ba? Game, sir! Depende. Minsan kapag ano ka pa, kapag naiyakan na, wag mo na kunin. Pero minsan pag kapag may nilulo mo, kunin mo. Hindi, ganun kasi ako minsan kapag ano, pag naiinis ako sa driver, kumukuha ko talaga kahit hindi mo piso. Kasi kapag nagdagdag sila, pag kulang ka ng piso, hingian ka. Hindi kapag sobra yung, ay sukulang yung supli mo, hingiin mo din. Parang patas lang. Pero minsan kapag ano, kapag medyo okay naman yung driver, di ko na kinukuha. Pag pogi? Hindi naman, pag medyo babae na. Minsan kasi masungit yung driver, pero minsan naman nakakainis mag-drive. Depende. Pero dapat talaga kinukuha pa yun. Kasi kapag ano, kapag nagdagdag sila ng piso, pag kulang binayad mo, hingi ang ka din. Eh, di kunin mo din kapag may supply ka. Mga galit pa sila, no? Pagka, ano, pag kulang binayad mo. Oh, pag sobra, tahimik naman sila. Oh. Kaya dapat talaga kinukuha yun. Piso. Ang laking halaga yun, lalo na sa Chinese. Diba? Pag nag-business ka, 0.25, importante yun. Importante. Kailangan talaga.
Sabi nga sa accounting eh, hanapin mo yung 0.05 pag hindi ka balance eh. O, piso pa kaya? Pag naipon yun, edi malaki na yun. Ma-audit ka na. Or accounting pa rin pala. Yun lang. Ma'am, may ano gusto ka pang batiin? Ay, ba? Yung mga anak mo, ma'am. Yung mga anak mo. Wala, hindi ko sila pinapanood ng YouTube na ngayon. Batiin mo sila nga dyan. Yung asawa mo, ma'am, yung ay, best na. Friend mo. Wala, wala. Ay, si Kuya Ray. Okay, masabi, thank you. Thank you, thank you. Ito mo yung shot natin, sir, tayo na lang ako. Ah, okay, sige. Wala akong subscriber kasi hindi tayo bago. Introduction muna. Ano yun? Uy, sir! Uy, sir! Uy, sir! Dito! So, kasama ko po si Alvin and Ryan.